Tayo po mga katrivia, yung pong ating tutorial ay pinakikita po natin sa inyo ang resulta. Kung meron man po tayo na kung saan ay nagagamit po natin mga gamot, lalo na pag halimbawa po yung ating pang herbicide or yung pang insecticide, pinakikita ko sa inyo, meron tayong pruweba na yung resulta ng ating ginagamit, kung okay ba siya o hindi. Kaya kung sakali man, doon po sa ating mga ka-farmers, mga nakakapanood po kayo ng vlog, mayroon mga nire-recommenda po mga gamot, di naman masama na inyo pong subukan. At kaya lang, syempre, titingnan nyo rin po yung mga nagbablog kung yung kanya bang alagang kalamansi, eh okay ba sa kanya resulta. Baka mangyari, ang mahirap kasi, nag-recommenda tayo, tayo po mismo, hindi pa natin nasusubukan. Kaya pag pumalpak ang iyong gamot, palpak din yung tagapanood. Magandang hapo po sa inyo mga katrivia, welcome po kayo sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa ating mga bagong subscriber. Ngayon po tayo ay nakapag-record nitong ating vlog hapon na, dahil pagka po kasi maaraw, masyado pong washout na po yung ating video. Ngayon ay follow up lang po natin itong ating inaalaga ang kalamansi, yung ating ini-spray itong ating pumbata na 2 years na, magto 2 years na sa katapusan nitong Marso, itong ating inaalagaan. Isipin ninyo, kailan lang natin ito itinanim, ngayon ay malalaki na siya. Kaya yung ating mga katrivia, huwag kayong maiinip sa inyo pong alagang kalamansi. Importante dyan, buhay. Tapos, ayun na nga, at maganda ang puno, pati dahon, meron bunga, sisipagal lang po natin ng ating pong pag-aalaga. Tayo po mga katrivia, yung pong ating tutorial ay pinakikita po natin sa inyo ang resulta. Kung meron man po tayo na kung saan ay nagagamit po natin mga gamot, lalo na pag halimbawa po yung ating pang herbicide or yung pang insecticide, pinakikita ko sa inyo, meron tayong pruweba na yung resulta ng ating ginagamit, kung okay ba siya o hindi. Kaya kung sakali man, doon po sa ating mga ka-farmers, mga nakakapanood po kayo ng vlog, meron mga nire-recommenda po mga gamot, di naman masama na inyo pong subukan. At kaya lang, syempre, titingnan nyo rin po yung mga nagbablog kung yung kanya bang alagang kalamansi, eh okay ba sa kanya resulta. Baka mangyari, ang mahirap kasi, nag-recommenda tayo, tayo po mismo, hindi pa natin nasusubukan. Kaya pag pumalpak ang iyong gamot, palpak din yung tagapanood. Kaya yun po ang isang hindi rin po maganda pagka nagre-recommend ka ng gamot, tapos hindi mo tine-testing pa. Eh para po masubukan, para po ma-recommenda sa inyo yung mga gamot na po pwede natin magamit, ako, tinatry ko muna sa ating kalamansi. Pag okay, eh ako na po mismo yung naglalagay po mga katrivia po doon sa comment section para po inyo pong magamit. Pero pagka hindi okay, hindi ko na ilalagay, dahil ayoko pong magastusan pa kayo. Ayoko pong mabiktima pa kayo noong mga, siyempre, yung mga nag-aalok-alok po ng mga tinda. Yan po na mag-aalok na okay, mabisa po itong gamot, garantisado. Katapos, pag ginamit mo naman, ang resulta ng bunga sa inyong kalamansi ay mga bukol-bukol na, sira-sira na. So, nagastusan na kayo, naubos pa ang inyong pong panahon, at siyempre, may inis kayo doon sa nagrekomenda, dahil palpak pala yung kanyang gamot na sinabi. Tayo, yun yung ating iniiwasan. Na hindi po mayroon sa atin nag-alok na gamot,
eh ate pong ipopromote ka agad o sasabihin, hindi. Susubukan muna natin bago po natin sabihin po sa inyo. Pag okay ang gamot, walang problema, makikita nyo resulta sa aking kalamansi. Pag hindi okay, di ako nalang ang nabiktima, di na kayo madadamay. Yun po yung ating sinasabi sa ating mga ka-farmers. Kaya hindi po tayo nagpo-promote ng mga gamot na ginagamit dahil ayoko pong pumalpak pagkalimbawa sa aking palahiyang, sa inyo pala hindi po hiyang, o di man kaya hindi po tama ang paraan ng paggamit, sa akin na magiging sisi sa bandang huli. Ayan po mga katribya, ang tips po natin, kung meron kayong mga nakikita pong nagbo-vlog, nagpo-promote ang kanyang gamot, hanapan ninyo po ng ebidensya. Tayo, pagka tayo ay mayroong tutorial, meron tayong sinasabi, pinakikita natin sa inyo yung resulta para hindi kayo magastusan. Hindi po kasi mga katribya biro ang gastos sa kalamansi. Talagang magastos talaga ito. Lalo na pagka first time kayo, lahat ay di upa, ay talagang masakit din sa bulsa. Kaya gusto po namin sa ating pong mga katribya na sumusubok sa ganitong larangan ng kalamansi, talagang marami tayong mga videong upload para meron kayong idea, meron kayong mga pamamaraan kung paano mag-handle po ng isang ektaryang kalamansi, kalahating ektaryang kalamansi, magkano gagastusin, magkano uubusin, yan. Sinasabi po natin yan para at least alam po ninyo at ano ba ang mga risk o yung delikado sa kalamansi. O, sinasabi rin po natin sa inyo yan. Ano ba naman ang gusto rin ng kalamansi? O, lahat po yun, hanggang sa lupa, hanggang sa tubig, hanggang doon sa ginagamit po nating paraan ng pag-i-spray, kung saan kayo makakamenos at makakatipid, yun ang ating sinasabi. Ngayon, kung meron naman kayong budget para sa mga gamot, pang insecticide, yun ang ginasabi natin na mag-power spray. Pero kung kagaya lang po halimbawa ng sa atin, lalo pagka ganitong bata ang kalamansi, at effective naman, ito ang ating nire-recommenda. Di naman po masyado mahirap, papasanin mo lang, hindi ka na magbobomba na manual, chargeable. Kaya lang, syempre sa mga gumagamit ito, yung mga matsatsaga. Kasi pagka ito, hindi po natin ito tsatsagaan ng ating pag-i-spray, matatagal lang kayo. Dahil sa manual talagang matagal, mga katribya. Okay, kasi hindi kagaya sa power spray, basta't nabugahan na, okay na. Ayan. Ayan mga katribya po, may nagtatanong po sa atin sa pag-itim po ng ganyang dahon. Simple lang po yun. Ayan. Sa isang pagkakataon, yun po ang ating iba-vlog. Para meron kayong idea kung paano magtanggal po ng ganong maitim na dahon at saan ba nang gagaling yan. Yan po yung pamamaraan natin. Nakikita ninyo, yun pong ating inaalagaan, meron tayong pruweba. Ang ating pong channel, hindi lang po puro daldal. Ito po ay daldal. Nakikita ang katunayan, ang ebidensya. Pero kasi sabi nga sa atin daw, daldal daw tayo ng daldal, pangit naman po yung hindi tayo dadaldal. Paano nyo malalaman yung impormasyon kung hindi tayo dadaldal? Sa pamamagitan po nun, nakikita ninyo yung ating pong ginagamit, yung paraan. Kaya nga po tayo ay tutorial para sa ating mga katribya. Yan. Kaya nakakatuwa naman dahil ito na yung ating inaalaga ang kalamansi, malalaki na. Meron tayong ka-farmers na ngayon pa lang po yung pagka-subscribe po sa ating channel, dire-diretso ro po yung kanyang panonood. Talaga nag-imbestiga siyang mabuti. Tama naman yon. Sa ating pagkakalamansi, importante
alam mo po yung papasukin nating negosyo. Dahil makamamaya ay magaya lang po tayo patulad tayo sa iba na hindi alam ang paraan ng pagkakalamansi, bandang huli ibinenta na ang kanyang kalamansiya. Hindi siya nakatikim ng maganda ang presyo o kumita dahil sa hindi siya nag-aral, di muna siya nag-usisa ng paraan ng pag-aalaga at kung papaano ito yon, paano kikita sa kalamansi. Kaya yan naman po yung ating chinitsaga na sinishare po sa inyo, yung paraan ng pagkikita, paano siya yung pagkalugi, kasi misa sa kalamansi talagang bawi ka naman dyan, hindi naman talaga yung lugi. Halimbawa, may bunga kalamansi mo, ang magiging kuha mo lang dyan, yung presyo. Yun na lang nagiging usap. Pero kahit na halimbawa, mababa ang presyo, kukunin mo na lang sa dami ng bunga ng inyong kalamansi. Yan. Kaya maganda hapon po sa inyo, mga ka-farmers. Kaya follow up lang natin sa inyo yung ating inaalagaan, yung ating tutorial na hindi po tayo sa salita lang. At makikita ninyo yung ebidensya ng ating itinuturo na ako mismo gumagawa. Tayo yung tutorial na nagtatrabaho, hindi sa bibig lang. Meron po mga nagtutorial hanggang sa bibig lang sila. Pero yung makikita mo yung actual na ginagawa na ganito, wala. Madali lang kasi mga katribya pong mag-tutorial, magsali-salita. Kahit sino man yan po, pwede. Pero yung actual na ganito, ibang usap na yon. Kaya sa mga ka-farmers natin, continuous lang ninyo pong panonood. Masusubaybayan po ninyo kung papaano lumalaki ang ating pong kalamansi. Kaya itong kasabayan natin, yung sa taga Tarlac, ayun, sila po ay nakaka-harvest na nung kasabayan nating tanim. Kasi itong ating kalamansi, meron tayong kasabayan dito. Mula po nang tayo po yung mag-vlog, mula sa umpisa, naka-video yan. Paano yung paglalagay ng pataba, paano po yung pag-spray ng damo, lahat yan, naka-upload na po yan sa ating YouTube. Kaya makikita ninyo yung pong ating farm, pati na rin po yung pagtatanim, supply na po yan. Lahat yan nasa YouTube na. Nasa 1,000 na ang ating pong video, mga katribya. Ang dami po nun. Kaya makakapili kayo ng gusto po ninyo. Kung ano po yung problema sa inyong kalamansi, mag-search lang po kayo. Nandyan po yan sa ating pong channel. Yung problema, halimbawa, ang pagpitas, paano para ng pagpitas, nandyan. Paano paraan po ng pag-aabono, nandyan din. Ayan, nandyan po yan sa ating pong kalamansi, sa ating pong ina-upload. Halos sa kompleto na yan. Tsatsagaan nyo lang po mga katribya pong panoorin. Kasi kung minsan, meron tayong mga katribya, hindi na po nagtsatsaga. Gusto nyo lang instant. Hindi naman po kasi mga katribya pwedeng instant yan. Malalaman natin ang buong detalye. Kailangan nyo pa rin. Tsatsagaan nyo pa rin panonood. Kung halimbawa sawa po kayo sa aking pong muka, yung kunin ninyo yung boses. Huwag nyo na lang pong tingnan yung mukha po natin kung kayo po ay naaasiwa. Wala nang problema. Importante doon, makuha nyo po yung turo. Makuha nyo doon yung pamamaraan na ating pong ginagawa para sumabak man po kayo sa pagkakalamansi, alam ninyo ang inyo pong gagawin. Meron kayong idea na. Yun po, sa mga katribya po natin na maglilipat po ng negosyo at gusto po ang pamamaraan, suriin po ninyo. Yan. Tayo naman ay di natin pinipilit ang sino man na
panoorin ang ating mga video. Meron tayong katribya, sabi nga niya, straight na niyang pinapanood yung ating kalamansi trivia dahil na-inspire siya doon po sa ating ginagawa na tutorial. Pati nga raw po yung commercial, pinapanood niya, tinatapos. Nako, sabi ko nga, pag mahaba po ang commercial, skip na lang niya. Kasi kumisa merong commercial, 30 minutes, 20 minutes, aksayado pa kayo ng kuryente. Kawawa naman. Kaya skip nyo na lang po mga katribya pagka po mahaba po ang mga commercial. Ang importante po dyan eh, mapanood nyo po yung ating instruction, matutunan ninyo ang paraan ng pagkakalamansi. Kaya binabalita lang po natin sa inyo, yung pong ating kalamansi ay malapit na magdalawang taon. Nakita rin ninyo po yung ating gastos dito. At kung tayo ba'y kikita, ay tsak, kikita tayo. Dahil yung inaalagaan nating mga bunga, yeah, marami pong nagtuloy. Yan lang kasi, yan lang po ang kailangan sa ating pong pagkakalamansi. Matsaga. Matsaga po yung tuturo, syempre. Matsaga rin dapat yung manunood dahil gustong matuto. Ngayon yung hindi marami magtsatsaga, eh sila na bahala. Dahil ang pakinabang naman ito, nasa sa inyo rin. Yan lang, syempre, yung pinapayo po natin, eh dapat susundin nyo rin para matuto. Kaya mga mamaya, nag-a-advise tayo, sa inyo rin po ang nasusunod, wala rin. Advice natin, pagka may bulaklak, twice a week po nating isprayin, eh ang ginawa po natin, once a week, or kaya, once a month, eh wag po tayong aasa na magiging marami ang bunga ng inyong kalamansi. Eh take note yan sa ating mga katribya, kung madalas na nga kung minsan tayo nag-spray twice a week, nasisira pa yung bunga. Eh di lalo na kung once a month ang inyo pong pag-spray. Eh lalo nung wala nang matitira. Kung mga katribya, kaya yan ang ating payo sa mga sumusubaybay at gustong sumabak sa pagkakalamansi. Ito ang inyo pong paghahandaan. Ang patsyaga ng pag-aalaga. At matyaga kang mag-alaga, meron kang aanihin. Lalo na basta't meron kayong kapital. Pero pag wala po tayong kapital, eh hindi rin po kayo makakapag-alaga. Pag may kapital naman kayo, kailangan nyo rin ng sipag. Sipagan lang natin. At huwag po natin masyadong iaasa pagkakatiwala natin sa mga tauhan po ninyo na hindi po ninyo po babantayan. Baka mamaya pina-spray ninyo ang kalamansi. Hindi naman pala in-spray. Yung palang pambili po ninyo ng gamot, ininom sa isang tabi, tapos. Minsan merong ganon. Kaya kung magbibigay kayo sa inyo pong tauhan, sure dapat na makita ninyo yung gamot. Makita ninyo na in-spray yung inyong binigay na gamot. Baka mamaya, kagaya nga po nung ibang mga tauhan na pagkalimbawa ay wala na yung amo, eh nakasiting pretty na sa trabaho. May bahala na siya sa buhay niya. Magbunga siya o hindi siya magbunga, wala siyang paki, basta't siya sumasahod. Kaya check-check nyo rin din mga katribya, yung pong inyong tauhan. Pagka napatunayan nyo na nagbubulak-bulang, ang hindi po masama na sila ay alisit dahil kayo po ay gumagastos. Sila naman po yung kumikita. Natural, kung ano yung kanilang pinauupan ninyo, eh dapat makita sa kanila naman yung magandang trabaho. Kasi ang paupan ninyo, kumpleto. Ang trabaho naman nila, eh hindi kumpleto. Sino? Lugi. Lugi yung may-ari. Kaya yun po advice natin sa ating mga katribya na mayroong tauhan na binabayaran. Hindi po masama na kumuha po ng tao, basta importante lang na subaybayan lang po ninyo
para maiwasan po yung pangungurakot. Kaya meron tayong katribya, nagtatanong kung gaano ba karami yung abono ng ilalagay sa batang kalamansi. Eh meron daw kasi humihingi ng abono ay sobra-sobra. Sabi ko, hindi po kailangan ng kalamansi ng ganun sobra, lalo na kung bata. Eh, imbestigahan ninyo, baka mamaya sa iba po pataba yung nilalagay, pataba sa tiyan. Mahirap po yun. Kaya yun, mga katribya, tiyakin lang din natin po yung ating pong mga pinagkakatiwala. Hindi naman po masama na magkatiwala o sa ating tauhan. Importante lang doon, susubaybayan natin para maiwasan po yung napapabayaan ang kanilang kalamansi. Dahil mahirap po magkaroon ng kalamansian, mga ka-farmers. At tingnan nyo po tayo nahapon na po tayo sa ating pag-i-spray. Ganyan talaga ang buhay ng ating pag-aalaga. So, mga katribya, ito, gabi na po tayo muli. At misan pa, sana po nakabahagi po tayo ng ating pong ilang mga bagay sa ating pong inaalaga sa ating mga katribya. Sa ating pong pagpapaupa sa inyong tauhan, tiyakin po natin na tama lang po yung kanilang ginagawa, pati yung budget ay binibigay ninyo. Para noon, hindi po masayang inyong pong pagpapagod, inyong pong paggastos. Meron kayong makitang ebidensya sa inyong inaalaga. Kung ay matulad po sa ibang mapagsamantala na ibinigay mo yung mga budget, pagkatapos hindi naman pala ginawa sa kalamansi, di bagkos ay binulsa niya, yun tinatawag na corruption. Kaya yon. Kaya sana mga katribya, doon po sa ating mga ka-farmers na kung saan ay merong nagre-recommenda ng gamot, hanapin po ninyo yung kanilang video na okay nga para hindi kayo mabiktima. Dahil baka mamaya nainganyo kayo na okay pala siya, ginamit nyo sa inyong kalamansi, hindi pala approved. Dahil sa kanya, hindi pala approved. Magagastosan kayo ng malaki. Kaya po yung gamot, hindi po basta-basta nire-recommenda ng kahit sino pa man. Dahil pag pumalpak ka dyan, ang magiging delikado, ang dihado, yung nakapanood sa iyo. So mga katribang, dito na lang po ang ating vlog at gaya po ng dati. Ako po si Kuibre Helbunag at lagi ng tatandaan. Karunungan ng kaalaman, nikat ng basa kay Mara. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita lang po tayo bukas. Bye-bye. Thank you.